Hello mga ka-kitchen! Narito na po ang recipe ng ating traditional kuchinta. Narito po ang kanyang mga ingredients. Yan mga ka-kitchen, isa po ito sa paggagamitan ng ating live water, ang ating traditional kuchinta. In a bowl po, ilagay natin ating lukewarm water. Next po ang ating brown sugar. And imix po natin until it dissolve. Next po ang ating anati powder. Next po ay ang ating glutinous rice flour. Atin pong haluin. And then atin pong ilagay ang ating rice flour. And mix them until it completely dissolve. And now we will also add the egg and 2 teaspoons of lye water. Mix well until all totally dissolved. After po, i-cover natin siya and then we will set aside for 2 to 3 hours po. After 3 hours po, ganito po ang magiging itsura niya. Mix lang po natin maigi. Now po, ating i-grease ang ating mga plastic tub ng butter gamit po ang spatula. Spatula po ang gamit ko kasi mas madali po siyang i-grease kaysa sa brush. Now po, ating na pong ilagay sa ating plastic tub ang ating na-mix na mixture. Ready for steam na po siya. Cover po natin ng aluminum foil para hindi po siya mag-moist. Make sure po na kumukulo na ang water sa inyong steamer bago po natin isalang ang ating mixture. Steam po natin siya ng 25 to 30 minutes po. 30 minutes na po ang nakalipas. Now, ready na po ang ating traditional kuchinta. And now, ilagay po natin sa ating plato at ating slice ng pa-slanted po. Mga ka-kitchen, ang link po ng live water at toasted desiccated coconut ay nasa ating description box. Paki-check na lang po. After po nating ma-slice, lagyan na po natin ang ating toppings na toasted desiccated coconut. Yan po ang bidyong nauna nating ginawa. Related po siya sa ating traditional kuchinta. Ang ka-kitchen, our all-time favorite traditional kuchinta is ready. So yummy and ang sarap po. Thank you guys for watching. Mga ka-kitchen, sigurado pong ulit-ulitin nyo ang paggawa ng ating traditional kuchinta. Thank you guys for watching. Hope to see you in my next video. Keep safe everyone!